Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinayagan ng maglayag ang Christmas convoy ng Pilipinas sa Ayungan Shoal. Bahagi ng naturang paglalayag ang paghahatid ng mga regalong supplies para sa mga Navy personnel ng Pag-asa Island. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Adniel Parosa. Nabigyan na ng go signal ang planong Christmas convoy ng isang grupo sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa National Security Council, matapos ang dialogo, approve na ang Christmas outreach activity ng atin ito coalition na kinabaybilangan ng maraming grupo gaya ng Akbayan. Sa isang statement na inisyo ni Assistant Director General Jonathan Malaya, binawi ng NSC ang nauna nitong pagtabla sa grupo dahil sa panganib na maipit ang mga sibilyan sa harassment ng China sa rehiyon. Pero nilinaw ng konseho na hindi kasama rito ang mismong paglapit sa nakasadsad na barko ng BRP Sierra Madre. Papayagan lang umano ang Christmas convoy sa bisinidad ng Ayungin hanggang sa iba pang island features kung saan may komunidad ang mga Pilipino at may nakadeploy na sundalo. Maghahatid ang koalisyon ng supply sa mga Navy personnel ng Pag-asa Island na sila namang mag-turn over ng mga regalo sa BRP Sierra Madre kasabay ng susunod na rotation and resupply mission. Natitiyak ng NSC na makapagdadala ng saya ang Christmas convoy sa mga frontliner at maingisda sa teritoryong sakop ng Pilipinas sa exclusive zone ito. Nang tanongin naman ng media patungkol sa usapin, no-comment muna si AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Bagamat tiniyak ng NSC ang kaligtasan ng mga sibilyang maglalayag. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil sa amnesty ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga rebelde, inaasahan ang muling pagbubukas ng peace talks sa Communist Party of the Philippines National Democratic Front. Ayon sa isang kongresista, malaking hakbang ang pagbibigay ng amnesty para sa pagpapatibay ng kumpiyansa ng magkabilang panig sa isa't isa. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigonan. Posible maging daan ang resumption ng peace process sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front ang ipinagkaloob na amnesty ng gobyerno sa mga dating rebelde. Reaksyon to ni Congressman Raul Tupas, chairman ng House Committee on National Defense and Security. Ayon kay Tupas, ang amnesty ay positibong hakbang para maisulong muli ang peace process dahil magsisilbi itong confidence-building measures sa magkabilang panig. Magbibigay daan ito anya para maisulong ang peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Umaapela si Tupas sa mga concerned government agencies na agad nang simulan ang mga programa para maibigay ang tulong sa mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno at sa kanilang pamilya. Umaasa rin si Tupas na magre-report sa Kongreso ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kung ilang mga kaso, pamilya at persons deprived of liberty ang apektado ng amnesty. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nakaumang na sa unang bahagi ng 2024 ang multilateral patrol sa West Philippine Sea. Yan ay dahil sa matagumpay nilang joint patrols nitong nakaraan. Hindi malayong maglayag muli ang Pilipinas kasamang Estados Unidos at Australia. Ang mga detalye alamin sa report ni Adniel Parosa.
Magsasagawa ng multilateral patrol sa Pilipinas at mga kaalyado pang bansa sa West Philippine Sea sa unang bahagi ng susunod na taon. Yan ang ibinalita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Brunner Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral patrols kasama ng Estados Unidos at ng Australia sa Campo Aguinaldo. Binanggit ni Brunner na malamang isama ulit sa multilateral o maramihang bansang pagpapatrolya ang US at Australia dahil nasubukan na umano sa bayang pakikipaglayag at paglipad kasama ng mga ito. Pero tumanggi na si Brunner na magpangalan ng iba pang mga bansang nagpahayag umano ng interes na sumama sa pagpapatrolya sa karagatan at himpapawid sa ibabaw ng West Philippine Sea. Samantala, inanunsyo naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na umuusad na nga ang napipintong negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement o RAA kasama ng Japan. Kahapon, lumipad na umano ang negotiating team para simulang planchain ng military deals na katumbas ng Visiting Forces Agreement ng AFP sa Amerika. Matatandaang mismong si Japan Prime Minister Fumio Kishida ang nagbunyag na pinag-uusapan nila ito ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't pareho humaharap sa territorial dispute ang dalawang bansang pareho rin kaalyado ng Estados Unidos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Naging epektibo raw ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban nito sa kagutuman at kahirapang dinaranas ng bansa. Ito ay ayon sa National Anti-Poverty Commission kung saan lumabas sa isang survey na maraming Pilipino ang umangat na sa kahirapan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Epektibo ang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos para labanan ang kagutuman at kahirapan. Sinabi ito ni National Anti-Poverty Commission Chairman Lopez Santos III sa kanyang pahayag kasunod ng resulta ng OCTA Research Survey. Sa nasabing survey, lumabas na mula September 30 hanggang October 4 ay mahigit 1.3 milyong pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng kagutuman, samantalang 1 milyong pamilya naman ang nagsabing umangat sila sa kahirapan. Dagdag pa ni Santos, tumaas ng 5.9% ang gross domestic product ng bansa at bumagsak sa 4.9% ang inflation. Bumalik rin aniya ang tiwala ng mga negosyante at foreign investors na nahikayat mga pital sa bansa, bunga ng magandang polisiya, tamang direksyon ng ekonomiya. Samantala, nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo sa Department of Agriculture na mas palakasin pa ang produksyon ng bigas sa bansa. Nag-utos rin si PBBM sa National Food Authority o NFA na bumili ng palay sa mga lokal na magsasaka sa mataas na halaga at ibenta naman ito sa lokal na pamilihan sa mababang presyo. Muling nagbukas para sa mga motorista at publiko ang makasaysayang Lagusnilad Underpass sa Maynila. Pagtitiyak ni Manila Mayor Hany Lacuna, maliban sa mas mabilis na ang biyahe patungong Taft Avenue, ay wala na ring baha ang mararanasan sa kinumpuning daan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Umaasa si Manila Mayor Hany Lacuna na magiging maayos at maluwag ang biyahe sa muling pagbubukas ng Lagusnilad Vehicular Underpass. Ayon kay Lacuna, makakatiyak ang publiko na partikular na ang motorista na magiging mabilis ng kanilang biyahe kung sila ay tutungo sa Taft Avenue. Tiniyak rin ng alkalde na wala nang baha na mararanasan dahil mas lalo pa nilang pinaganda ang drainage system. Maliwanag na rin pagsapit ng gabi sa Lagusnilad dahil bukod sa streetlight ay meron na rin solar LED ground lights. Bukod dito, naaprubahan na rin ang 100 milyong piso ng karagdagang pondo para naman sa pagbili ng mga pump. Wala rin restriction dahil maaaring dumaan ang sasakyan, lahat ay pinapayagan maging bus at truck. Ikinatwa naman ng mga chauffeur at commuters dahil sa naging maluwag na rin ang daloy ng trapiko, lalo na't ang mga nanggagaling sa Espanya, Bolivar, Divisoria at Carriedo sa Santa Cruz, Maynila. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nakuha na ng mga indigent senior citizens antike ang kanilang annual social pension sa pamahalaan para sa taong 2023. Maging ang mga umabot na rin ang edad sa 100 pataas o ang mga centenarians ay nakatanggap na rin. Narito ang report ni Arnold Herrera. Natanggap na ng mahigit sa 41,000 indigent senior citizens ng antike ang kanilang annual social pension para sa taong kasalukuyan.
Ayon kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson and Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lopez, nagkakahalaga ng 6,000 ang annual pension o katumbas ng 500 kada buwan. Pasok sa social pension kung ang isang individual ay nasa 60 taong gulang pataas, disabled o may karamdaman, hindi pensyonado o walang source of income o financial support na natatanggap mula sa pamilya. Samantala, 29 na centenarians o yung mga umabot ng 100 taong pataas ang edad sa adike ang tumanggap ng tig 100,000 cash gift mula sa DSWD sa ilalim ng Centenarians Act of 2016. Dalawa nating kababayan na scholar ng DOST ang matagumpay na nagtapos ng doctorate program nila sa bansang Italy. Sa kanilang naabot ay magsisilbi raw sila sa bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga bagong kaalaman sa larangan ng medisina gamit ang makabagong teknolohiya. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Matagumpay na nagtapos ang 2 Filipino scholars ng Department of Science and Technology o DOST sa kanilang postgraduate course sa molecular biomedicine itong nakaraang buwan. Kinilala si Noel Salvosa at Lorraine K. Cabral sa kanilang husay nang matapos rin ang 2 pananaliksik nila tungkol sa sakit sa atay sa Trieste University at sa Italian Liver Foundation. Sa tulong naman ng isang kasunduan sa DOST, Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, University of Trieste at Italian Liver Foundation ay tagumpay na natapos ng 2 Pinoy ang kanilang pag-aaral. Layo ng kanilang scholarship sa Italia na mahasa pa ang kanilang kaalaman sa molecular approach sa cancer biology, genetics jaundice, at metabolic diseases at maibahagi rin ang kanilang mga natutunan sa Pilipinas upang magbukas pa ng oportunidad sa larangan ng medisina sa makabagong paggagamot. Matatanda ang ibinahagi rin ng 2 Pinoy ang kanilang naging journey sa Italia sa ginanap na talakayang heartbeat via online noong nakaraang Pebrero sa kasalukuyang taon. Sa pamamagitan naman ng edukasyon, layunin ng DOST Scholarship na mabigyang oportunidad ang mga Pilipinong nais mag-aral at mahasa ang kanilang kaalaman sa siyensya at teknolohiya. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil muli na namang napatunayan na kayang-kaya nating mga Pinoy na makipagsabayan sa international scene. Ito'y matapos mapabilang ang 20-year-old Filipina na si Sofia La Forteza sa newest girl group na Cat's Eye. Ito ang grupong nabuo sa ilalim ng talent competition na inilunsad ng South Korean entertainment company na HYBE at American label na Geffen Records. Ang mga detalye alamin sa report ng ating showbiz angel. Dream come true para sa 20-year-old Filipino artist na si Sofia La Forteza na maging bahagi ng 6-member girl group na Cat's Eye. Who will become global pop icons that will touch the lives of fans around the world. The Philippines! It's Sofia! Ito ang grupong binuo sa ilalim ng talent competition na The Debut Dream Academy na inilansad ng American label na Geffen Records at South Korean entertainment company na HYBE o ang nasa likod ng K-pop supergroup BTS. Ang ating kababayan ang unang candidate na nakapasok sa lineup. Mga kasama niya sa grupo si Lara, Megan at Daniela mula Amerika. Kayo din si Maro from Switzerland at Yunche mula South Korea. Sa isang Instagram post naman, inihayag ng dalaga na her heart is full of gratitude, love and warmth. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa lahat ng tumulong para matupad ang kanyang dream. Magunita na mula Mission 1 hanggang 3 ng kompetisyon, nagpakitang gila si Sofia sa kanyang performances, kung saan 2 beses pa itong nag-number 1 sa individual rankings. Last August, noong inanunsyong kabilang ito sa 20 candidates na nakapasok sa The Debut Dream Academy, kung saan sila ay pinili mula sa 120,000 auditionees all over the world. Sa huli, ayon kay Sofia, abangan ang Cat's Eye sa 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang muling pagbubukas ng makasaysayang Lagusnilad Underpass sa Maynila, kung saan madadaanan na ito ng mga motorista o ng publiko. Bukod kasi sa taglay nito na kasaysayan sa bansa na ginawa pa noong 1960s, ay malaking tulong rin ito upang makabawas sa bigat ng daloy trapiko sa lugar at magagamit na ng mga motorista.
Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZR HTV.